Ayan guys, kasama po natin ngayon si Jeride Works. Hi ka muna, Jeride Works. Hello. Ayan, ngayon, so ang gagawin namin ngayon, magkakalkal kami ng panggilid ng NMAX version 2. Ayan. Ano may mga kailangan natin, Boss Jeroid? Babakasin natin ito yung cover. Ayan. Okay. Cleaning na rin. Ang bossing. Yan na. Rangkit sa tayo. Let's go. Kailangan ano. Ochong tea. Ayan. Magamit po si Boss Jeroid ng Ochong tea. Itsura ng ayan, CVT ng NMAX version 2. Bago ayan. Lang yan. Punta kasi sa Mindanao may-ari niya. Ang motor lang. So ayan. So lilinisin po natin at itutunan natin. Siset natin ang kanyang panggilid. By Jeroid Works. Yep. Let's go. So ayan po yung before natin, no? Oo, mamaya makikita niya after. After shock. Lindol. Ayan, ano ba mga tip mo pag magtatanggal, magbabaklas na ang panggilid? Ito, 24, bala. Okay. Pinamaganda, bumili kayo ng ganito para madaling magbaklas. Para pero pwede na yung mano-mano. Mahirap pag mano-mano, pero mahirap. Pwede rin yun. Okay. So, 24 ang size. Ito, pag ito kasi, babarili mo ng ganyan. Tanggal agad yan. Oh. Yun. Hindi ka nagagamit ng pangontra, kadena. O ayan, puro alika po ko. So, ayan, ayan yung itsura nung... Madumi. Ayan, marumi oh. Kaya nililinis natin yan. Ano po ba epekto pag madumi ang panggilid? Kuya Jeroid Works. Mag-aaral takbo nun. Hindi siya relax tumakbo. Parang ikaw. Huwag ka maligo ng isang linggo. Tignan mo kung maganda pakaramdam mo. Ano ba ano po na po yung sa bell na yan? Ano mangyayari niya pagkatapos gawin ng bell? Ah, ito, i-regroup nga pala natin ito mamaya para hindi na siya nagda-dragging. Magiging ano yan, para magkakaroon ng gaspang. Para pagka bumuka yung lining, kapit na kapit agad. Saga natin pulit. Huwag mo ko ipapahiya, parang yun. Huwag kong masyadong matanong, like. ito, dry face. Okay, titigrain din mamaya yan. May kanal lang ako. Ginawa mo dito? Ah, ito. Ito, nakaka-ano na siya ngayon. Bali, naka-regroup na. Ayan. Pakita ka ng regroup. Ayan. So, kita ba? Ano bang epekto niyan? Pag nilagay sa hindi na siya natin. Kanina makintab, di ba? Ngayon, hindi na. Medyo magaspang na. Magaspang na siya. May parang thread na siya. Ano yan? Siyempre, pagbuka ng lining niyan dito, pagdikit dito niyan, kapit na agad yan. Hindi na siya magda-dragging. Magda-dragging kasi pagka-stack lang. Kasi makintab, dumudulas. Ngayon, wala nang tulas yan. Kapit na kapit na yan. Eh dito sa ano, backplate at pulley, anong mga ito, ginawa natin dyan? Nakaano na siya. Naka-degree na siya ng iba. Ayan. 13.5. Ano ba mangyayari pag naka-degree? Dagdag RPM para yung belt, sampan-sampa. Sasampa yung belt? Oo, oh, ayan. Mas kaya niyan? Oo. Oh. Kasi pagka yung stock, may limit lang yung angat niyan.
kapag naka-degree, sumasagad na yan hanggang dito. Ayan, tapos bukod sa papalitan mo yung ply ball. Ito, ply ball, papalit tayo ng medyo magaang. Sumagaan na ply ball. Ayan. Para mas maaga yung torque niya, mas maaga yung response. Tsaka papalitan din natin ng clutch spring. Clutch spring, center spring, medyo matigas. Ayan, kasi ito na po yung bagong linis natin na panggilid. Parang wala. So ayan, makikita nyo, sobrang linis na talaga. Sabi nga ni Jeroid, parang nakaligo na. Ayan. So, tingnan natin mamaya. Tingnan natin mamaya, pagka po. Yun. Binabalik mo na, Roid? Oo, okay na. Testingin na natin. Yun! Kailangan ko sakto ipit ng bell. Kailangan ko kasi sakto lang eh. Hindi pwedeng ipit, hindi pwedeng lawlaw. Sakto lang. Yung ganyan? Tingnan. Ayun, sakto. Sakto. Parang sinukat. Mukhang mangingiwan na yun. Pwede ba sa NLEX yan? Ano, Roid? Ice ba yan? Ingat ah, madulas. Sarap. Nakakatakot pa Mike, madulas. Kapit na kapit bang mga lining natin dyan? Ayan, pao. Lalapat pa yun, papalapatin pa yun. Hindi pa siya kakakabit lang eh. Lalapat belt nun, tsaka mga clutch. Lalapat na yun, doon lalabas takbo nun.